Magandang umaga po sa bawat isa. Yon, good morning po at welcome po muli sa ating pananambahan ngayong umaga. So tayo naman po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po yung lahat, atin po muna ang ihanda ang ating mga puso upang sa ganoon tayo makapakinig ng prelude number sa pag-umpisa ng ating serbisyo ngayong araw. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo magsitayo. Atin pong basahin ang tema para sa ngayong araw. Ito po'y matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito ay ang Italaga ang iyong puso sa Panginoon. So mamaya po malalaman po natin yung mga katotohanan na makikita natin sa bersikulong babasahin natin. Pero ngayon po, sabay-sabay po nating basahin. 2 Chronicles chapter 16, verse 9. Ready? Read. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Herein thou hast thou foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Sa Tagalog naman po, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga iyaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumawang may kamangmangan, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikidigma. So tayo po'y manalangin.
Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo upang kami po ay makapagpuri at makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Aking dalangin, Panginoon, na nawa po ay pakilinisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, patawarin niyo po kami upang sa ganun ay maging karapat dapat po kaming humarap sa inyong harapan, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang banal na Espiritu ang manguna sa bawat isa upang sa ganun ay mas lalo po naming maintindihan ang mga nais niyong sabihin para sa amin, Panginoon. Marami po kaming matutunan. Gayun din po, Lord, ay aking dinadalangin na kayo pong manguna sa bawat isa na nandito. At higit sa lahat, Panginoon, ay maging kapuri-puri po ang aming serbisyo ngayong araw. Ang lahat po ng ito ay aking dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo sa pag-aawitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Ayan, welcome po sa ating pananambahan muli sa Berne Baptist Church, Cubao. At tayo po'y umawit sa Panginoon. Ating itaas ang kanyang pangalan. That's why we praise Him. He came to live a perfect life. He came to be the living word, our light. He came to die so it be reconciled. He came to rise to show his power and might. That's why we praise him, that's why we sing, that's why we offer him our every. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything, 'cause He gave His everything. He came to live, live again in us. He came to be our conquering King and friend. He came to heal and show the lost ones His love. He came to go prepare a place for us. That's why we praise Him, that's why we sing, that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything, 'cause He gave His everything. Sing. That's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything, 'cause He gave His everything. That's why we praise Him, that's why we sing, that's why we offer Him our everything. That's why we bow down and worship this King, 'cause He gave His everything, 'cause He gave His everything. Amen. Para sa sunod na witin, onward Christian soldiers. Sorry.
against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng. Lend with ours your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Amen. At ngayon, kamustahin ng bawat isa? Habang inaawit, obedience! Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen. Kung tayo na po ay ating mga nasa pwesto, maaari na po tayong magsiupo. Good morning po ulit sa ating lahat para po sa ating weekend nitong August 18 to 24. Yan, nagkaroon po tayo ng Children's Ministry yan, nung last Sunday, August 18. Yan, at nagkaroon din tayo ng Middle Adult Fellowship. Midweek Worship Service and Prayer Meeting naman po noong Wednesday, August 21. Ayan, at Home Bible Study naman po sa San Mateo noong August 22. Ayan, with Deacon Gino, Brother Marvin, and Sister Joy. Bible study and fellowship naman po sa ating Camarin Outreach noong August 23. Yan, with Deacon Conrad. Mm-hmm.
Worship service naman po nitong Sabado, August 24 sa ating Paytay Ministry. Yan, track distribution naman po ng ating Gawi Cubao. Yan, August 24 with Sister Amy and Sister Leonora. At home Bible study naman po noong August 21 and August 24. At happy birthday naman po sa mga sumusunod from August 25 to August 31. Happy birthday! Yan, August 25, Ren! Happy birthday, Ren, Brother Renard Subiate. August 24, Brother Chris. Ayan, Sir Chris. At sa 28 naman po, Brother Alfonso. Ayan, happy birthday po. Sa 30 naman po, ayan, kay Sister Alice. Happy birthday po, Ma'am Alice. Ayan, at sa 31 po, kay Sister Miminda. Maminda, happy birthday naman po, Ma'am. Ayan, natin po silang batiin ng mga celebrate na kailangan mga birthday. At sa atin naman po, announcement and reminders. Ayan po, meron po tayong daily Bible blessings every morning po yan. Monday to Saturday sa atin pong members group chat ng Bethany Cubao o kaya po sa ating Facebook page or YouTube channel. At ang ating midweek service and prayer meeting every Wednesday po yan, 7 p.m. Ayan. At Sunday worship service po, ayan, every Sunday, 9 a.m. At ngayong para sa ngayon, tema ngayong araw na ito, italaga ang iyong puso sa Diyos. Ayan, sa Ikalawang Kronika 16 verse 9. Ayan. At sa next Sunday naman po, pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Ayan. Sa Habakuk 3:16 to 19. At mamaya po, meron po tayong choir practice. Ayan. Calling all choir members po, 1 p.m. to 2 p.m. dito po sa second floor. At Goyi Cubao po, kanila pong mga weekly activities. Meron po tayo every Wednesday and Saturday na Bible study. Every Saturday na track distribution at every Saturday din po na BKBC. At home Bible studies po para po sa ating 5 families sa San Mateo Rizal, every Thursday po yan. Home Bible study and prayer and fellowship tsaka monthly worship service din po sa ating Camarin, Caloocan City, every Friday. At worship service po sa Taytay Rizal, every Saturday din po yan. At mamaya po, 3 p.m. ay ang ating Lord's Supper. Ayan. So attend po tayo. At special mission gift giving ngayong araw din po yan, every last Sunday of the month. Ayan. At sa ating nalalapit na 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary, kailan po? December 18 to 22. Ayan. So ating pong panoorin ang hinihandang video presentation at mamaya po ay susundan ng updates na manggagaling kay Ma'am Vivienne. Christians, the kingdom is in peril. The Dark Lord has rallied his evil forces to invade our lands, spreading chaos and destruction in his wake. Our people are in dire need of protection, and it is up to you to lead our defenses. From the Albao City Hall to the Huleza Resort, our lands are besieged by relentless hordes. Orcs, goblins, and dark wizards threaten to overrun our defenses. By fire with fire. And only the mightiest of Christians can stand against them. Gather your forces and prepare your strategy, for the path ahead is fraught with danger. Build and sustain mighty missionaries' towers, train fearless Christian soldiers, and unleash powerful Bible verses to repel the invaders and save the kingdom. The fate of the kingdom rests in your hands. Will you rise to the challenge and lead us to victory, or will darkness claim our lands? Prepare for battle, give your pledges, defend the realm, and let the missionopoly begin. Welcome to Missionopoly, an exciting journey where your pledges turn into action. In Missionopoly, each player will travel the board with one goal: to visit and help our pastors and missionaries grow their buildings and ministries, contributing to our shared mission. Our goal? To raise 720,000 pesos for the upcoming 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary.
With 21 destinations before we reach the finish line, every stop requires a specific amount and pledges given, bringing closer to our goal. Great news. Last week, we celebrated reaching our first milestone at Albao City Hall with a pledge of 50,000 pesos. Today, we are thrilled to announce that we've reached our second stop, Cagimba Library. Thanks to a total of 87,450 pesos of total paid in pledges, check out these amazing photos of our supporters and their rewards for July and August. Their dedication, prayer, and generosity are truly inspiring. Remember, the game continues until we accumulate 720,000 pesos in pledges from all players. Collect stamps with gift icons to enter our monthly raffle and win fantastic prizes. The game concludes in the second week of December, so there's still time to pledge and make a difference. Let's seek Jesus together and achieve our mission. Join Missionopoly today and be a part of this meaningful journey. Magandang umaga! Ayan. Ay, nakita na po natin sa video, ilan na po ang ating build, ang natulungan ng mga mission. Mission na ating na-conquer na. Ilan na? Ano po? Yan, dalawa. At yun ay ang una, mission, Albao City Hall. At ang pangalawa, Cagimbal Library. Purihin ang Panginoon. Pakan po natin ang Panginoon dahil meron na po tayong dalawa na ating napuntahan at naprotektahan na. Ayan. Kaya kayo po ay inaanyayahan ko po uli na patuloy po nating ipanangin ang ating masayang event para sa December. Tama? Ayan. Patuloy po natin ipanalangin. At kung ang iba ay hindi pa po nakapag-pledge, welcome. At yung iba naman na patuloy lang na naghuhulog at hindi po nila napansin na sila po wala ay tapos na. Maraming salamat po muli. Nawa aptin pong patuloy na iluhod sa Panginoon ang event na ito. Maraming salamat! Yan, amen. Maraming salamat po sa update sa yan para sa ating nalalapit na Missions Conference and Church Anniversary. Ilang buwan na lang po, ayan, malapit na. Isipin natin kapag dating ng Missions Conference, ang dami niyan kasi face-to-face po ulit. Makikita ulit natin yung ating mga kapwa pananampalataya mula sa iba't ibang mga churches at yung mga pastors and missionaries na ate pong na-miss, makikita po natin sila ulit. Kaya ate po silang i-support pamamagitan po ng pagbigay po ng ating pledges at ng ating mga gifts sa kanila. Ayan po, at bago tayo dumako sa susunod na part pa ng ating programa, ate po munang kilalanin ate po mga bisita ngayong araw na to. Meron po akong dalawang salamat card dito. Pag tinawag po ang pangalan, maaaring magtayo lang po tayo. Ayan. Kay Miss Althea Pinca. Ayan, welcome. Ayan, welcome po sa Venue of the Church Cubao. Ayan, at kay Miss Hazel Pinca. Ayan, welcome po sa Venue of the Church Cubao. Amen, sila po ay bisita po ni Ma'am Perla. Ayan, thank you po. Ayan, tayo naman po ngayon ay makatunghay po ng special number na manggagaling po mga special number na manggagaling po sa ating children's ministry. Sa pagkakiyok, nainis kayo
salitang hindi nyo gusto. Pasensya na kayo sa aking mga tukso. Patawad po ninyo ang tanging hiling ko. Habang bata ko'y tutuwi ang ugali ko. Sa tulong ni Kristo ako'y tiyak na magbabago. At sa palaki ko di na rin magloloko. Susunod lagi kay Kristo habang nabubuhay ako. Love catches me by surprise.
Maraming salamat po sa mga special number na yan mula sa ating mga kabataan. Ayan, patuloy po kayong maglingkod sa Panginoon at mabigay po ng inyong testimony. Ayan, amen. Ngayon po tayo naman makakapakinig naman po ng kanyang testimony na ibabahagi po sa atin. Ate pong tawagin si Ma'am Amy Alegre. Magandang umaga po sa atin lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, Diyos, sa kanyang biyaya o pagsubok na sa aming buhay. Higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na rating namin ang 43 years. Sa biyaya lamang, kahit na may pagsubok, matatag pa rin namin hinaharap ang mga pagsubok. Dahil sa kanyang mga pangako, sa banal na salita, ito ang lahat yan ay aming napagtagumpayan dahil sa kanyang biyaya lamang. Kaya, ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Marcos 10, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pahiwalayin ng tao. 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtiyaga hanggang wakas. Kaya dapat tayo magtiyaga hanggang wakas. Huwag lang yung sakitan, kasi iba na yon. Ito ang mga verses nga pinaghawakan ko. Episode chapter 4, verse 26, huwag ninyong hayaang lumubog o nagalit pa rin kayo. Kaya lagi tayo, pag halimbawa, galit tayo sa mister natin, huwag na natin ipaabuti ng kinabukasan. Kailangan maglambingan agad. At ang pinakahuli ko nga verses, manalangin, walang patid. Yan ang favorite verse ko. 1 Thessalonians 5:17. Patuloy tayo manalangin. Lagi manalangin. Ako, lagi ako manalangin. Walang patid talaga. Dahil yan, dyan ko nakuha ang mister ko sa pamagitan ng panalangin. Yan ay biyaya po lamang. Salamat sa pagmamahal niya sa amin. Hanggang ngayon, nandito pa kami upang pagpapatuloy ang aming pagpapuri sa Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Diyos na may-ari siyang may-ari ng langit at lupa. Kaya wala tayo dapat ipagmamalaki niya, kundi siya lamang ang ating pupurihin dahil ang ating buhay ay hiram lamang dito sa mundo. Kaya ang isa ko pang hinantulad sa Bible character, nga si Esther ko, inalimbawa ko siya si Goliath. Ako naman si David. Dahil si David, tirador niya si Goliath, ako naman tirador ko si Goliath, ang mister ko sa pamagitan ng panalangin. Kaya walang humpay na panalangin talaga ang verse ko. Maraming salamat dahil ang ating Panginoon ay siya lamang ating pupurihin. Magandang umaga po muli. Amen. Maraming salamat po yan, Ma'am Amy, sa inyo pong testimony. Ayan po, Sir Renato. Amen.
Ayan po, inahan niya nga pumuli ang lahat na magsitayo at tayo po'y awit sa Panginoon at ipaawitin higit sa lahat. Kapag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap at kung ika'y nag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan manalangin ka at ika'y pakikinggan. Simulan mong masdan ang kapaligiran, mamamangha ka sa ang kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanman. Ngunit higit ang pag-ibig sa'yo, higit sa bawat kanya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang naaan, lalo kanyang pag-iingatan. Simulan mong pagmasdan ang kapaligiran, sa kanyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Ngunit higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliranin taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pakaingatan, lagi kanyang pakaingatan. Amen. Mari na po tayong magsiupong lahat. At atin na pong ihanda ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong tawagin ang isa sa ating mga deacon bilang atin pong preacher ngayong umagang ito, Deacon Gino Estuesta. Yan po, muli po'y magandang umaga sa bawat isa. Good morning po! Ayun, ganyan din po, good morning sa ating mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan at nakikisa sa ating pananambahan sa pamamagitan ng ating online worship service. So, ngayon po, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos at medyo kinakabahan po ako ulit. Parang normal siguro, no? Kapag nagsasong lead ka, kasi normal mo nang ginagawa, parang okay na okay lang. Di ba? Parang wala masyadong pressure, walang ganong kakaba-kaba. Pero pag iba na yung gagawin mo, like mag-special number ka ng solo, magde-testimony ka, or kaya bibigyan ka ng pagkakataon para makapagbahagi ng salita ng Panginoon, ibang kaba yung nadadama ng bawat isa. Sabi nga po ng isa, dapat daw more practice pa para ganun mawala yung ano, maging mas lalong komportable na humarap at magsalita dito sa harap. At yan lamang po ay kalooban sa atin ng ating Panginoon. So currently po, wala po ang ating pastor. Kasama niya po ang kanyang asawa, si Ma'am Dada, at kasalukuyan po silang siguro nasa honeymoon ulit. Pero pag-pray po natin,
ang ating pastor at saka si Ma'am Dada upang sa ganun maging safe at mag-enjoy sila sa kanilang mga travels. So ngayon po, nung naatasan ako na maging speaker daw since mawawala nga ng isang buwan ang ating pastor, nag-isip ka agad ako ng ano kayang magandang topic, ano kayang magandang message na ibibigay ko or gagamitin ako ng Panginoon. Gumawa na ako nung May pa lang. Pero last 2 weeks ago po, habang papunta ako ng Pampanga, nakamotor lang ako at nagsaksak ako ng speaker sa ano ko, sa tenga ko, at nakikinig ako ng mga preachings, ng mga podcast. At isa ito sa mensahe na nag-struck sa akin. Tinamaan ako sa mensaheng ito, kaya sabi ko, Lord, hindi ko muna gagamitin yung ano, yung initial na inihanda ako. Pero gagawin ko pong reference itong napakinggan ko. Kasi kung tinamaan ako sa sarili ko, sigurado magbe-benefit din yung mga kapatid ko dito sa Bethany Baptist Church. Kaya pong ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay italaga ang iyong puso sa Panginoon. Di ba? Parang umpisa pa lang, italaga ang iyong puso sa Panginoon. Devote yourself to the Lord. Nako, parang ang hirap kagad. Sino rito yung mga converted Christians po? Sino rito yung nakaranas na maging deboto nung mga kanilang mga relihiyon dati? Diba? So marami po sa atin na naging deboto nung mga ibang paniniwala pa lamang tayo. Diba? Nandyan yung ginagawa tuwing January ng mga kapatid natin na mga Katoliko. Pupunta sila sa Maykiapo, maging deboto sila ng Nazareno, or di kaya pupunta sila sa mga iba't ibang churches. Ganun po yung puso nila. Kahit alam po natin na medyo kailangan nating i-correct, pero still, yung puso nila devoted dun sa kanilang paniniwala. Kaya po ang panawagan po sa atin ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, atin pong italaga, ating i-devote ang ating puso sa ating Panginoon. Ito po'y matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 16, verse 9. At akin pong babasahin muli. 2 Chronicles chapter 16, verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Wherein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Diba? Ito pa lamang po, yung sa binasa natin, may kita na kagad natin yung hamon ng ating Panginoon na ating italaga or i-devote ang ating puso sa Kanya sapagkat may kalakip pong pangako ang pagsunod sa ating Panginoon. Gayun din po, meron din palang mga repercussions na mangyayari kapag hindi natin ginawa ang pangakong ito ng ating Panginoon. Sa Tagalog po, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Doon po tayo magsisimula muna. Pero po, ang layunin po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito ay unang-una, mahamon ng bawat isa na italaga ang kanilang puso sa ating Panginoon or paalalahanan. Baka nakalimutan na natin yung devotion natin sa ating Panginoon. Unang-una po, meron pong dalawang punto na tayong pag-aaralan ngayong umagang ito. Unang-una, ang pusong nakatuon sa Diyos. Ano po ba yung makukuha natin bilang mga anak ng Panginoon? Ano ba yung mga pangako ng Panginoon sa atin kapag nakatuon yung puso natin sa Kanya? At ikalawa, pag-aaral kung kanino nakatuon ang iyong puso. So state ng well-being natin ngayon, kanino kaya nakatuon yung mga puso natin? Mamaya may kita natin yung mga iba't ibang bagay na mga posibleng nandun pala nakatuon yung puso natin. At mamaya po meron po akong maichichika sa inyo. So ngayon po, sa ating unang pag-aaral, ang pusong nakatuon sa Panginoon. May kita po natin sa verse na binasa natin, for the eyes of the Lord run to and fro. Ibig sabihin, God is looking. Ang Diyos ay tumitingin, naghahanap, at nagsisiyasat. Ano kaya yung tinitingnan ng Panginoon? Ano kaya yung hinahanap ng Panginoon? Di ba? So sabi dito, laging nakatingin ang ating Panginoon. God is always looking. Looking for us. Looking for you. Kasi, alam naman natin, bilang mga tao, hindi tayo perpekto. Di ba?
So marami tayong mga pagkukulang sa buhay natin. Marami tayong mga lapses, marami tayong kamalian na nagagawa. Minsan hindi natin alam kung tama yung ginagawa natin. Pero po ang ating Panginoon laging nakamasid sa atin. God is looking, for the eyes of the Lord run through and fro. Parang sabihin na lang natin na ang Panginoon pala, ang mata ng Panginoon ay parang CCTV. Di ba karamihan ngayon ng mga establishments, mga buildings, o kaya kahit sa bahay natin mismo, naglalagay ng mga CCTV. Bakit? Para makita po natin yung mga nangyayari. Upang sa ganun, if ever na may mangyaring hindi maganda, maaari nating balikan yung mga videos na ito. Upang sa ganun, meron tayong evidence at makita natin kung sino yung mga gumawa ng mga kalokohan. Parang ganun din po ang ating Panginoon. Walking CCTV po. Closed circuit television ng ating Panginoon kung saan nire-record niya ang bawat kilos ng bawat isa. Yung pintig ng puso natin, yung involuntary movement ng mga muscles natin, yung decision na ginagawa natin sa araw-araw, kung align ba to sa nais niya or kung align ba to sa nais natin. Diba? Kitang-kita po yan ng ating Panginoon. Kung paano po tayo mag-isip, kung paano po tayo gumawa ng mga bagay-bagay, lahat po yan recorded sa ating Panginoon. Kaya po, kung sa tingin natin meron tayong mga bagay na ginagawa na Lord, mukhang hindi kaaya-aya ito sa paningin nyo. Mag-isip-isip na po tayo. Paalalahanan po natin ang ating sarili na ang mata ng Panginoon ay laging nakasubaybay sa atin. Nakikita niya po tayo. Sabi nga po sa Job chapter 34 verse 21, sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa ngalakad ng tao at nakikita niya lahat niyang pagyaon. So simula po, nung nabu tayo sa tiyan ng ating mga ina, alam na po ng Panginoon, pinagmamasdan na po tayo ng Panginoon. Kasi di naman po lingid sa atin na ang bawat isa po sa atin ay meron ng plano ang ating Panginoon. Tayo ay kanyang mga pinili, kaya alam niya po yung plano na ibibigay niya para sa atin. Kung ano yung maganda sa atin, kung ano yung para sa atin. Hindi po ibig sabihin effective sa isang kapatiran natin yung mga binibigay ng Panginoon ay effective din para sa atin. May kanya-kanya po tayong karakteristik, meron tayong kanya-kanyang attitude. Magkakaiba po tayo at alam ng Panginoon yung pagkakaiba natin. Dahil sa pagkakaibang yan, alam ng Panginoon kung ano yung dapat ibibigay para sa iyo. Kaya po huwag po nating husgahan ng ating Panginoon. Huwag nating i-question, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ito po yung pinag-pray ko sa inyo, pero bakit iba po yung binigay niyo sa akin? Huwag po nating i-question ng ating Panginoon. Though, pwede nating i-question pala ang ating Panginoon. Tanungin natin siya, kausapin natin siya kung bakit, at sigurado ililid niya tayo. Bakit ganito yung plano ko sa iyo? Bakit ito yung pinili ko para sa iyo? Upang sa ganun, maliwanagan din tayo. Pero huwag naman natin questionin yung Panginoon, Lord, binigay ko na sa inyo lahat, pero ano naman, hindi niyo pa rin binigay sa akin yung gusto ko. Dahil dyan, hindi na ako magsisimba. Dahil dyan, hindi na ako tutulong sa outreach. Mag-quit na ako sa CM. Lalong-lalo na sa worship. Diba? Kadalasan ganun po tayo. Pag hindi natin nakuha yung bagay na gusto natin, magtatampo tayo. Parang sa mga ano lang eh. Parang sa mga estudyante lang. Pag may field trip, ma, meron kaming field trip ma. Mag-enchanted kingdom kami. Diba? Kaya lang po may bayad. 500. Tapos sabi ng nanay na ano, ay, pasensya ka na nak. Medyo kulang yung ano natin, yung budget natin ngayon. Hindi ka muna makakasama. Anong gagawin ng bata? Di ba magwawala, magtatampo, magdadabog, magmamaktol. Kasi hindi naiintindihan kung bakit hindi siya pwedeng makasama sa Enchanted Kingdom. Sasabihin niya, manaman, Enchanted Kingdom yun, once in a lifetime lang. Marami akong matututunan dun. Di ba? Pero ano yung ginagawa lang ba sa Enchanted Kingdom? Mag-enjoy lang po. Yun lang yung pwede mong magawa sa Enchanted Kingdom. Kung mahilig ka siguro sa physics, pwede. Law of inertia, centrifugal force, yung mga ganyang bagay, pwede mo sigurong matutunan kapag nasa mga amusement park ka. Pero, most likely ang makukuha mo po sa amusement park ay puro enjoyment lang, kasiyahan lang. Ganun din po tayo minsan eh, mga Kristiyano, pag hindi natin nakuha yung gusto natin sa Panginoon, wala na, tampo na, tampururot na. Diba? Pero hindi natin iniintindi kung ano ba yung tunay na nais ng Panginoon para sa atin. So tandaan po natin na nakikita ng Diyos ang bawat kilos natin, iniisip at desisyon.
Sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 verse 10, ang Panginoon ay sumisiyasat sa pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Gaya po ng sabi ko kanina, di ba? Every individual po sa atin may kanya-kanyang pagkakaiba. So iba po yung pangangailangan ko, iba yung pangangailangan ni Isaac, iba yung pangangailangan ni Ashley. Pero lahat po yan, ibinibigay ng ating Panginoon ayon sa ating pangangailangan. Siya ay nakatingin sa iyo at sa atin gaya ng isang pastol. Diba? Kung ang pastol po, lagi siyang nakatingin sa kanyang mga kambing, sa kanyang mga cattle, sa kanyang baka, gayon din po ang ating Panginoon. Lagi din pong nakatingin sa ating mga anak niya. Kung tayo man po ay naliligaw, nalilihis ng landas, tayo po i-correct ng ating pastol. Kung di man tayo papaluin, gagawa siya ng paraan para makorek yung mga lakad natin. Kung pwede niyang i-block yung mga daan na gusto natin, gagawin po ng Panginoon yun. Pero po, huwag nating husgahan ang ating Panginoon. Sapagkat ayon sa kanyang pangako, ibibigay ko sa iyo yung para sa iyo. Kaya po tayo po patuloy na manalangin lamang po. Siyempre, kaya ibibigay sa atin ng Panginoon yung pangangailangan natin para po mag-flex din sa atin. Diba? Though hindi kailangan gawin ng ating Panginoon, pero kailangan din, pero tingin ko po, feeling ko niloloob din ng Panginoon yung mga bagay na yun para i-flex din yung kapangyarihan niya sa atin. Para ipakita kung gano'n niya tayo kamahal. Gaya nga po ng sabi sa Psalms chapter 32 verse 8, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. So, i-correct tayo ng ating Panginoon kung ano yung daan na para sa atin. Papayuhan kita. O, yun na pala eh. Hindi na pala natin kailangan pumunta ng tulfo eh. Diba? Dumaing lang po tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Diba? Kung sa tulfo, ka nagpunta, hindi lang si tulfo tsaka yung mga kasama niya doon yung nakatingin sa'yo. Buong Pilipinas po nakatingin sa'yo. Pero, ang Panginoon po, makapangyarihan sa lahat, ang mga mata niya ay nakatingin sa iyo. Kaya po, alamin po natin kung kanino tayo magdadaing ng ating mga hinaing. Huwag po sa mga sa mga kaibigan natin na medyo questionable, kasi minsan pag di ba, sabi na, kahit po hindi nating sabihin na minsan nakakalabas yung mga balita na kinukuwento natin sa mga kaibigan natin, nakakarating sa tenga ng iba, hindi po maiiwasan eh. Huwag mo sabihin sa iba. Kadalasan yung mga litanya natin eh. Yung mga sinasabi natin eh. Pero dun sa kaibigan natin, sasabihin din sa close friends nyo, huwag kang maingay ah. Sa atin lang to ah. Normally po ganun. Pero po pag sa Panginoon natin idinaing yung mga bagay-bagay na yan, hindi po makakalabas. Sa Kanya lamang po. Hanggang sa Panginoon lamang po. At higit sa lahat, tutulungan pa tayo ng Panginoon na i-correct yung mga bagay na yan at mapagtagumpayan yung mga bagay na yan. Kasi po, bakit ba isa pang dahilan kung bakit nakatingin ng ating Panginoon sa atin? Kasi po ngayon, tayo po ay namumuhay sa panahon na walang katiyakan. Diba? O walang kasiguraduhan. Sooner or later po, kung hindi man ngayon, sooner or later, makakaramdam po tayo or makaka-experience tayo ng mga problema na tingin natin mas malaki pa kesa sa kakayanan natin. Yung tipong malulugmok na tayo, hindi na natin alam kung paano resolbahin. Maaring ito'y problema sa pamilya, yung mga anak natin na suwail, yung hindi sumusunod sa atin, yung mga napariwara na mga anak na lulong sa bisyo, o kaya mga asawa. Amen daw. Yung mga asawa natin na minsan matitigas yung ulo. Hindi lang po applicable to sa mga lalaki ah. Meron din pong mga asawang babae na matigas din ang ulo. Na ayaw magpasakop
sa kanilang mga mister na sinusunod yung mga gusto nila. Maaring ganun po, maaring sabihin na natin yung mga asawang ng ibang bahay. Hindi po nawawala yung mga problemang ganyan. O kaya yung mga magulang at kapatid na nakaalitan natin. Ang dami ko pong narinig na ganung istorya dati. Magkakapatid na ilang taon na hindi nag-usap-usap. Anak sa magulang na hindi na nagpapansinan. Maaring yan po yung dinaranas ng iba sa atin. Pero ibigay po natin yan. Yung mga problemang yan, isurrender po natin yan sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ang tutulong sa atin, mapagtagumpayan at maayos yung mga relasyon na nasira. Maari din naman po yung ibibigay sa atin ng Panginoon na matinding problema ay problema sa trabaho o negosyo. Di ba? So napakataas po ng inflation na nangyayari po ngayon. Maaring yung negosyo na pinundar natin, na nilaanan natin ang ating mga kapital ng oras, ng pera, ng panahon, ay nakikita nating unti-unting nalulugi. O hindi kaya yung mga trabaho natin na devoted tayo pagpasok araw-araw, ayokong malate. Kailangan matapos ko yung mga deliverables ko sa araw na ito. Kailangan maganda yung records ko. Di ba? Maaring mawala yung mga trabaho na yan. Kasi po ako, first-hand experience ko rin siya. Ako po dati ay nagtrabaho sa ang kliyente po namin ay isa sa malalaking kumpanya globally. Pero po dahil sa inflation, kailangan po nila mag-lay off ng mga tao. Kailangan nilang magbawas ng mga empleyado. At isa po ako sa mga piniling mag-lay off. So for six months, floating ako, floating yung status ko. Wala akong ginagawa, walang assurance kung kailan ako i-terminate. Kasi wala akong ginagawa eh, wala akong contribution sa company. Pero kung titingnan natin ha, naku, ang ganda nung project ko dati. Talagang very promising. Kung gusto mo ng promotion, promotion talaga. Kung gusto mo ng magandang incentives, incentives talaga. Pero hindi pala niloob ng Panginoon 'yun. Hindi pala 'yun yung para sa akin. Kasi nga, isa ako sa mga napiling na layoff eh, na natanggal sa trabaho. Pero gaya po ng pangako ng Panginoon, i-close niya yung isang pintuan, pero meron naman pong pinto sa likod. Pwede natin gamitin. Diba? Marami pong way ang gagawin ng Panginoon para ibigay yung ating mga pangangailangan. Maari din po yung problema na kinakaharap natin ngayon ay problemang pinansyal. Ito po, for sure lahat tayo nakakaranas nito. Diba? Andiyan na yung sabay-sabay na bills. Andiyan na si Jonah, andiyan na si Judith. Yun po yung mga terms ngayon eh, nung nagtatrabaho. Kasi yung mga, kapag nagsabay-sabay po yung mga bills ng na kailangan bayaran, electricity, water, communication, yung mga plans natin, yung mga internet natin, kadalasan po, mga 30th lagi yan, lumalabas. At pag kulang yung naipon mo, hindi mo alam kung paano mo siya babayaran. Kasi kapag hindi ka nakabayad, wala, putol. Tanggal. Tanggal yung kuryente, putol tubig, hindi tayo makakaligo, mamamaho tayo. Di ba? So communications naman, hindi tayo makakapanood ng daily Bible study. Di ba? Hindi tayo makakapakinig ng mga aral ng Panginoon. Hindi natin makakamusta yung mga kaibigan natin at yung mga kamag-anak natin. Kaya po, malaking problema din po yung financial na yan. At gawin din po, hindi rin po nalalayo dito po sa ating iglesia. Meron din po tayong pangangailangang pinansyal. Nalalapit na po yung ating missions conference and church anniversary. At nakita po natin ganina kung gaano kalaki yung kailangan natin. Di ba? Yung forecasted na ano po natin, na budget po natin, ang kakailanganin natin, 720,000 pesos. Malaki maliit. Sa standard po natin bilang mga tao, ang laki po niyan.
Pero po sa standard ng Panginoon, wala. Bibasikin lang ng Panginoon yan. Iisihan lang ng ating Panginoon yan. Mamaya po, mas malalaman pa po natin tungkol dyan. O hindi ka naman kaya po, ang problemang ibinigay sa atin ng Panginoon o pagsubok na binigay sa atin ng Panginoon, pagsubok pisikal. Maaring tayo po ay may karamdaman ngayong panahon na to, nakakaramdam na tayo ng sakit sa tuhod. Gaya nga sabi ni Mama Lu kanina, doon walang arthritis. Sabi niya kanina. Maari namang na-diagnose tayo ng malubhang sakit. Malakas pa tayo kahapon, tapos bigla-biglang, oh, ba't ako nagkasakit? Isa rin po sa mga ano ko to, sa mga experience ko to, pero hindi sa akin talaga, pero malapit sa puso ko, malapit sa buhay ko. Yung ano, makuwento ko lamang po, yung kay Papa dati, gumagawa po siya ng ano, o nagkukumpuni pa siya ng bubong namin kasi malapit na tag-ulan. Kinabukasan, nagpa-check up sila ni Mama, nagpa-laboratory, umuwi sila, hapon sumakit yung tiyan. Natulog, pumunta ng ospital kinabukasan, hindi na nakalabas. Nung nakalabas na si Papa noon, ano na, nakahiga na, wala na. Diba? Uy, question ako noon. Ang lakas pa ng tatay ko ah. Bakit ganun nangyari? Diba? Kasi hindi natin alam eh, hindi natin alam yung mangyayari eh. Yung pala na-trigger na yung mga sakit-sakit niya. Gayun din po yung nangyari sa kapatid kong bunso, kay Alain. Diba? Masipag dito sa church, gumagawa, tumutulong. Masipag din sa mga Bible studies, sa mga outreaches, nasa worship din, worship ministry. Pero nung nangyari, nagkasakit din siya. Nagkalagnat ng 1 linggo, 2 linggo, dinala sa ospital, na-diagnose na may malubhang karamdaman pala, na meron palang leukemia, nakipaglaban po kami ng mga 1-2 taon. Pero at the end of the day, sabi ng Panginoon, sige anak, lika na, kukunin na kita para hindi ka na mahirapan. Dito sa piling ko, mas maganda, wala nang problema. So ganun po, di ba? Hindi natin alam yung mga nangyayari. Talaga pong tayong mga tao, namumuhay po tayo sa panahon ng walang kasiguraduhan. Malakas po tayo ngayon pero hindi natin alam kung malakas pa tayo bukas sa makalawa, sa 1 linggo. Hindi na po natin alam. Yung maaaring pwedeng gawin natin ngayong araw na ito, gawin na po natin. Kasi baka darating yung araw, magsisi tayo, ay nako, dapat pala sumama ako sa mga Bible studies nung malakas pa ako. Dapat pala, nag-volunteer ako na mag-testimony sa harap. O di kaya ko naman mag-lead ng pag-aawitan. Sali ako sa worship. Kaya ko naman magsalita eh. Kaya ko naman magturo. Baka magagamit ako sa Sunday school o kaya sa IMD. O di kaya sa CM. Mga kapatid, marami pong pangangailangan ang ating iglesia. Maraming manggagawa ang kinakailangan ng ating iglesia. Alamin po natin. Alamin natin yung pwede nating maitulong. Kasi bukas po, nako, hindi po natin alam kung kaya pa natin gampanan yung mga bagay na yan. Kaya hanggang ngayon pa lamang po na malakas tayo, go! Sige po, sama-sama po tayo. Pagtulungan po natin yan. Kasi hindi lang naman po natin gawain ito. Gawain po ito ng ating Panginoon. Gaya po ng sabi ng Panginoon, nakatingin sa atin ng Panginoon para bigyan tayo ng lakas, para ipakita ang kanyang kalakasan. Kaya po walang dahilan para sa atin para takbuhan yung mga challenges na dinadanas ng ating iglesia ngayon. Atin pong ipanalangin na mas lalo pa pong maging kabunga-bunga yung mga gawain natin. Nakakalungkot po, no? Minsan na nalulungkot ako eh kasi bakit ilang-ilang mukha lang yung nakikita ko na gumagawa ng Panginoon. So lahat naman tayo binigyan ng Panginoon ng kanya-kanya mga spiritual gift natin. Capable naman tayo.
na-train naman tayo or matitrain naman tayo. Pero ayaw po natin magpagamit sa ating Panginoon. Huwag po nating antayan, mga kapatid, na bigyan tayo ng matinding parusa or matinding pagsubok ng Panginoon para ituon ang ating puso sa Kanya. So ngayon pa lamang po, pagpasyahan na natin na ibigay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Ito po yung pagkakaiba nung mga taong merong Kristo sa kanilang puso, tsaka wala. Kasi po tayo, pag nakaranas po tayo ng matinding problema, alam natin na meron tayong sasandalan. Meron tayong Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Diba? Pero po, kung titingnan natin, yung mga paano naman yung ibang tao na walang Kristo sa kanilang puso. Alam niyo po ba na merong pag-aaral na ginawa noong 2021 na 22% ng mga high school students worldwide ay nagplano or nag-commit ng suicide? Kinitil nila yung kanilang sarili or nagplano na kunin yung kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Bakit kaya? Kasi po nawawalan sila ng pag-asa. Wala silang kausap. Nade-depress sila. Tingin nila ang taas ng expectation ng mga magulang nila sa kanila, ng mga tao sa kanila. Since hindi nila na-deliver yung expectation sa kanila, nawalan sila ng pag-asa. End up, suko na ako. Ayoko na. GG na. Wala na. Papatayin na lang nila yung sarili nila. At tandaan po natin na hindi exempted yung Pilipinas po sa number na yun. Agaya po ng pag-aaral na ginawa ng UP Population Institute, almost 1.5 million Filipinos pala yung nag-commit or nakaisip mag-commit ng suicide ayon sa survey na ginawa nila. Diba? Ang dami nun. 1.2 million. Though napakarami pong populasyon dito sa Pilipinas, pero malaking chunk po ng populasyon natin yung nakaisip. Mga nawalan ng pag-asa. At itong mga kaluluwang ito po, kailangan po ng Kristo. Kailangan nila ng Kristo sa kanilang mga buhay. Upang sa ganun po, yung kawalan ng pag-asa nila, maging bagong pag-asa. Kaya po hamon po sa bawat isa to. Huwag po nating hayaan na, wala, nakaupo lang ako dyan. Tuwing Sunday lang ako Christian, pero pagdating sa bahay, paglabas ng iglesia, okay, balik na. Wrap up na. Di ba, huwag po nating hayaan ganun. Dapat po consistent tayo. I-devote po natin yung puso natin sa ating Panginoon. Kapag po dinevote natin yung puso natin sa Panginoon, dapat po consistent tayo. And with zeal. Dapat zealous tayo sa mga ginagawa natin. May kasipagan, dire-diretso, diba? Kasi po yung ganung bagay, nakakahawa yan. Pag nakita mo ang sipag ng kapatid mo, syempre mahihiya ka sa sarili mo, gagawa ka rin. Diba? Siguro sa una, mapipilitan ka, pero kalaunan, may enjoy mo na. Kasi may kita mo yung mga pagpapala, yung mga blessings na ibinibigay ng Panginoon kapag gumagawa ka sa kanyang gawain versus dun sa pagpapala na binibigay niya kapag nakaupo lang tayo. Iba po mga kapatid, iba yung pagpapalang ibinibigay ng Panginoon dun sa mga masisipag na mga anak niya. Hindi niyo po malalaman or hindi po natin malalaman kung ano yung pagkakaiba na yon hanggat hindi po natin sinusubukan. Kaya po ang hamon sa bawat isa, nawa po, ituon po natin ang ating puso sa ating Panginoon at higit sa lahat, magpasya na tumulong sa gawain ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin, kung babalikan po natin yung ating binasang teksto, may kondisyon pala. May kondisyon pala yung pangako na yun. Ang Panginoon ay nakatingin sa atin para ipakita ang kanyang kalakasan. Para kanino? Sa mga taong ang puso ay sakdal sa kanya. Hindi po man natin mararamdaman yung pagpapalang ito ng Panginoon kung hindi natin totally surrender
yung ating puso sa ating Panginoon. Tandaan po natin na siguro merong may tatlong klase ng tao dito sa congregation natin. Unang-una po, yung mga taong completely devoted sa ating Panginoon. Yan po yung nagpasya na gagawin ko yung kalooban ng Panginoon para sa akin. Diba? Yung as much as possible, lahat ng nais ng Panginoon ay ginagawa niya. Lahat po ng mga turo ng Panginoon ay sinusunod niya. Maaring ito yung pagbibigay ng tithes, regular pagbibigay ng tithes and offering. Maaring ito yung sumasama sa mga Bible studies, outreaches, goyi, makikita natin sa San Mateo, sumasama sa Kamarin, sa Taytay, dito sa Cubao na namimigay ng mga tracts, tumutulong sa CM, gumagawa dito sa gawain ng Panginoon, tumutulong sa ating worship service, sa technical, mga prayer warriors na masigasig na nananalangin sa ating Panginoon. Though hindi man po tayo kumikilos, pero po kung kayo po ay isang prayer warrior, kayo po ay mahilig manalangin, laging nananalangin sa Panginoon, tuloy nyo lang po. Kasi po, yun po yung gas natin, ang panalangin. Kung titigil po tayo sa pananalangin sa ating Panginoon, wala, maubusan tayo ng gas, magbiblink po yung fuel gauge natin. Kaya po kung kayo po ay, in-encourage ko po ang lahat, na patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Maari naman pong tayo rin ay tumutulong sa mga kapatiran through GSM o kaya naman sa mga ibang tao, yung para kay Juan. Napakarami pong proyekto ng ating iglesia na maari po nating samahan. Ikalawa pong klase ng tao, yung partially devoted sa ating Panginoon. Yung tipong tutulong lang ako kapag trip ko, kapag nasa mood ako, pag meron ako makukuha, pag magbe-benefit ako, yun, tutulong ako dyan. Minsan, pag niyaya, tara, ano tayo, sama tayo sa outreach? Ay, naku, negative ako. Hindi ako pwede. May gagawin ako. May lakad ako. Di ba, maaring ganyan. Minsan po ako ganito. Partially devoted sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi ko kanina, di ba, nung intro ko, nung narinig ko po yung yung mensahe na to, sapul ako. Sigurado po hindi lang ako yung sapul dito eh. Partially devoted sa Panginoon. Sigurado ako marami dito eh kung sisiyasatin natin yung puso natin. Kahit po masama pumusta, ipupusta ko po. Ipupusta ko po na marami pong partially devoted sa ating Panginoon. Kaya po, ang hamon po para sa atin. Saliksikin po natin ang ating mga puso. Tingnan po natin kung ano po yung laman ng puso natin. Totally devoted kaya tayo sa ating Panginoon? Or partially devoted lang? At higit sa lahat, ito po yung pangatlong klase ng tao. No devotion sa ating Panginoon talaga. Sila yung mga taong wala pang relasyon, wala pang close relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga taong hindi pa tinatanggap ang ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, hindi pa in-acknowledge na ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para tubusin yung mga kasalanan natin. Hindi na po natin kailangan na gumawa ng napakamabuting bagay, hindi na natin kailangan pahirapan yung sarili natin, pagkat ang Panginoong Hesukristo pong mismo, sa kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili. Upang sa ganun, ang gagawin na lang natin, tanggapin siya bilang hari at tagapagligtas ng ating buhay. Pagsisihan yung mga kasalanan na nagawa natin at ibigay ang buong puso natin sa ating Panginoon. Yun na lamang po yung gagawin natin. Kaya po, muli pong paalala sa bawat isa, nais ng Diyos na pagpalain tayo. Kailangan nating ibigay
ang buong puso sa Diyos. Ituon po natin ang ating puso sa Panginoon. Yun po yung unang part pa lang ng ating pag-aaral. Diba? So nakita natin yung benefit. Ano kaya yung makukuha ko bilang Kristiyano, magigihin ko bilang Kristiyano kapag itinuon ko ang puso ko sa ating Panginoon? So andyan yung kanyang mga pangako na yung kalakasan niya ay sa atin, nakamasid siya sa atin, ituturo niya yung tamang landas para sa atin. At ngayon naman po, sa ikalawang punto ng ating pag-aaral, kanino kaya nakatuon yung puso natin? Diba? Kasi kung titingnan natin, napakadali pong ma-deceive ng mga puso natin. Yung kala natin na tama yung ginagawa natin, tutulong ako rito, present ako lagi sa church, lagi ako nakikita, pero iba pala yung laman. Iba pala yung laman, iba pala yung motibo ng mga puso natin. Iba pala yung intent natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na to. Ay, gusto kong kumawit sa harap, gusto kong mag-special number, kasi magaling ako, maganda yung boses ko, magaling akong kumanta. Sigurado, pag kumanta ako ng ganito, maraming babati sa akin. Ay, tutulong ako sa church. Andun yung mga tropa ko. Andun yung mga kaibigan ko. Masaya dun. Minsan, iba po yung motibo natin kung bakit tayo gumagawa sa ating Panginoon. We are physically present, pero our spiritual and our we are mentally absent. Spiritually and mentally absent. Nag-wonder po. Malamang siguro yung iba sa atin ngayon. Ano kayang ulamin ko mamaya? San kaya ako magpapalamig pagkatapos ng service? Aircon sa mall. Naku, may bagong open na restaurant dyan sa Gateway. Mapuntahan nga. Makainan nga. Imbis na po, makinig tayo sa tagapagsalita. Minsan lumilipad yung mga utak natin. Di ba? Kasi nga naman, siguro kadalasan binubulungan tayo ng ano yun, no? Ng demonyo, ng diablo. Di, wag mo nang pakinggan yan. Narinig mo na yan dati, di ba? Okay na yan, masipag ka naman sa gawain. Okay na yun. Nakita ka naman nila ngayon eh. Sa attendance naman, present ka. Huwag ka na makinig. Tsikahin mo na yung katabi mo. Maraming ano yan. Maraming mga bagong balita. Di ba? Minsan ganun po, lumilipad yung mga ano natin. Yung mga isip natin. Kaya po ating saliksikin. As much as possible po, ilayo po natin yung mga distraction na meron tayo kapag nasa worship service. Kaya nga po, patuloy po yung pag-encourage sa bawat isa na every time po mag-start yung service natin, i-turn off po natin yung ating mga cellphones. Siguro naman po, hindi talaga kailangan na nakabantay tayo sa mga phones natin. Kasi 6 days po binigay na ng Panginoon para sa atin gawin yung mga bagay na kailangan natin gawin bilang mga individual. Mga nagtatrabaho, sa pamilya. Pero po yung 7th day, yung Sunday, ilaan po natin sa ating Panginoon. Yung focus natin dapat nasa Kanya lang. Alisin po natin yung mga distraction. Kung yung katabi po natin, yung nag-cause ng distraction, patahimikin po natin. Minsan po natutuwa ako sa mga ganyan eh. Kadalasan po nasa likod ako nakaupo. Tapos may mga kanya-kanyang diskusyon. Bulong dito, bulong dyan. Tapos merong isa, kalabit. Kamingay. Tama po yun. Tama po. Kapag po nakaka-distract na po yung kapatid natin sa pananamba natin sa Panginoon, sawayin po natin. Baka mamaya ginagamit na pala ng diablo yan para ano? Para sirain yung espiritu natin, di ba? Para imbis na makapakinig tayo ng maayos sa salita ng Panginoon, eh wala na. Lumabas tayo na walang natutunan or pumasok tayo na gutom, tapos lalabas din tayo gutom. Iba pala yung pinakain natin. You know? So yun po, saliksikin po natin yung ating mga
mga puso at italaga po ang puso sa Diyos. Ang question po, saan o kanino nakatuon yung puso natin ngayon? Ano yung driving factor natin sa araw-araw? Kanino ka bumabangon? Sabi sa Nescafe, di ba? Para kanino ka bumabangon? Maaring pong sa pera, kasi nga, ang mahal ng mga bilihin. Di ba? So, dito sa Metro Manila, hindi ka pwedeng, or magugutom ka talaga kapag wala kang pera. Hindi po kagaya sa, ano, sa probinsya, na maraming mga tanim ang kapitbahay. No, pwede mong kalabitin. Pwede mong makahingi ng bunga ng ano? Nung bunga ng sayote nyo? Yung bunga ng papaya nyo? Pwede rin bang makahingi ng native na manok? Kinumpleto na yun, no? Pero dito po sa Metro Manila, hindi. Kailangan po nating magtrabaho. At minsan, yung pagkita ng pera or yung kikitain na pera, yung nagiging driving factor natin para hindi makatulong, para hindi magawa yung nais ng Panginoon para sa atin. O hindi kaya, yung karera. Hindi po karera ng kabayo, karera po natin. Lalo po yung mga nagsisimula, yung mga career. Yung mga nagsisimula magtrabaho. Napakarami pong young adult dito. Napakaraming young people. Isa rin po ako nagsustrive na maging maganda yung position ko. Na kumita ako ng mas maganda-ganda. Ang question natin, hindi kaya yung pangarap natin na magkaroon ng magandang posisyon sa kumpanya or sa trabaho natin, yung nagiging dahilan bakit hindi ako nakakatulong sa gawain? At bakit lumalayo yung puso ko sa Panginoon? Kaya po, questionin po natin yung ating mga sarili. O hindi kaya yung pamilya. Ay, sorry Brad, hindi ako makaka-attend ngayon. Walang magbabantay sa anak ng kapitbahay namin. Di ba? Walang magbabantay sa bahay namin. Kailangan ko pong tingnan kung talagang naglinis ng bahay yung anak ko. Kung hinugasan ba nila yung pinagkainan nila, nilaban ba nila yung mga pinaghubaran nila ng damit? Minsan po yung pamilya natin din eh. Yung siya mismong pumipigil sa atin na makapaglingkod sa ating Panginoon. Gaya nga po nung sinabi ni Pastor nung bago siya umalis, di ba? Parang minsan yung pamilya natin, yung nagiging idolo natin, nagiging idol. Ano ba yung idol? Ito ba yung beanie? Di ba? Ito ba yung mga sikat na artista? Ito ba yung mga girl groups? Ito ba yung mga K-drama stars? Hindi po. Ang tinutukoy po ng Biblia na idolo or idol ay yung mga kumukuha ng attention natin papalayo sa ating Panginoon. Tingnan po natin yung sarili natin. Baka mamaya hindi natin namamalayan na ang pera, karera at ang pamilya pala natin yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Mamaya po may kita natin yung repercussion yan. Gaya nga na sabi ko kanina, may jichika ako sa inyo. Pero mamaya po natin pupuntahan yung mga yan. So hindi po masama na magbigay tayo ng oras para sa mga ito, sa pera, kumita ng maraming ng malaking pera, alagaan yung pamilya natin, or magkaroon ng magandang posisyon na ating karera. Pero sabi po ng Panginoon, put God first. Unahin po natin ang ating Panginoon. Yan. So sa paglilingkod din po natin bilang mga Kristiyano, alamin po natin yung motibo natin. Gaya po nung example ko kanina, di ba? Yung parang iba na pala yung mga motibo natin kung bakit tayo gumagawa sa Panginoon. Gaya po ng mga ginagawa ng mga Pariseo na lumalabas ang salita ng Diyos sa kanilang mga labi
pero iba naman ang laman ng kanilang puso. Sabi po sa ano? Sa Mateo chapter 15 verse 7 to 9, kayong mga mapag-imbabaw, mga hypocrite, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng tao. Diba? So imbis na yung utos ng Panginoon ang ituturo ng mga pariseyong ito, ano ang kanilang tinuturo? Yung tingin nilang tama para sa kanila. Bantayan po natin ang ating mga puso. Kawikaan chapter 4 verse 22. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Yung mga puso po natin, ito po yung driver natin bilang mga tao. Hindi po yung katawan. Hindi po ikaw na nandito, na nakaupo dyan, na nakatayo dito. Hindi po yung physical na katawan natin yung nagda-drive sa atin. Kundi yung puso po natin, ito yung nagdi-decide kung ano yung mga decisions na gagawin natin. Ito yung gumagawa ng mga goals natin. Kaya po bantayan po natin ang ating mga puso. Sabi po ng isa, the heart must be watched as it is prone to wander. Ang puso ay dapat bantayan sapagkat ito ay madaling malinlang. Para pong sponge eh, yung puso natin. Kapag nakarinig tayo ng maganda sa pandinig natin, i-accept kagad natin yung mga bagay na ito. At minsan po, hindi taliwas na pala sa Panginoon yung mga bagay na napupulot natin. Kaya po saliksikin natin ang ating mga puso. Dapat po aralin po natin lahat po ng mga katotohanan or mga ideya na naririnig natin. Sa papaanong paraan po, mas makikinig ba ako ng mga videos ng mga speaker na to? Hindi po. Dapat po alamin po natin ang nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. So hindi po natin malalaman kung ano ang tama at mali hanggat hindi po natin sinasaliksik ang salita ng Panginoon. Kaya po bantayan po natin ang ating mga puso. Kung ating mga puso ay polluted, di ba? Puro mga makamundong kaisipan yung dumadaloy dito, minsan hindi natin namamalayan na makamundo na rin pala yung ginagawa natin. Nung past few months po, napakalakas ng drive ng Pride Month. Diba? Kahit po sa opisina namin, daming mga emails, be an ally. LGBTQ++. Yung mga ganyan. Diba? Hindi po natin namamalayan na parang okay, naging na-accept na natin yung gantong ideolohiya. Hindi natin sila ko i-condemn na ganun sila. Gaya nga nang sabi po ng ating pastor, yung mga LGBTQ po welcome po sa ating iglesia. Pero po, hindi po natin ang tawag nito? Hindi natin hahayaan yung maling gawa. Sapagkat pag meron po tayong Kristo sa ating puso, ang Panginoong Kristo po ay handang, or ang Panginoong Kristo lamang po ang makakapagbago sa ating puso. Kaya wag po kayong mahiya kapag meron po tayong kapamilya na kasama po dyan, LGBTQ, invite natin sa church. Invite po natin dito sa Bethany. Welcome po kayo. Pero dapat po welcome nyo rin po na bahagian namin kayo ng salita ng Panginoon. Sapagkat
Ang tunay na kaligtasan lamang po ay sa pamamagitan ng relasyon natin sa Panginoon. Hindi po ng relihiyon natin, hindi po ng mabuting gawa, relasyon lamang po sa Panginoong Hesukristo. Kaya po ating mahalin ang Diyos ng buong puso. Remember what the Lord's command sa Matthew chapter 22 verse 37. At sinasabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Hindi daw half-hearted. Buong puso pala. At ng buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo. Bakit kaya kailangan ito yung maging foundation natin bilang mga Kristiyano? Bakit kailangan mahalin ang ating Panginoon or ibigin ang Panginoon ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? Kasi po kung titingnan natin, kung mahal natin ang ating Panginoon, makukuha ba nating lokohin or linlangin yung ibang tao? Pag binigay natin ang ating puso sa ating Panginoon, tiyak tayo ay magbabasa at mag-aaral ng kanyang salita. At higit sa lahat, kung hindi natin mahal ang Panginoon, susundin ba natin yung utos niya? Sino po nagmamahal sa ating Panginoon? Taas po ang kamay. Hoy, thank you. Marami pong nagmamahal sa ating Panginoon. Pero sabi po ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ilan po kaya sa atin yung nakakasunod dito? Ako po, hindi rin. Pero sabi po ng Panginoon, kailangan mahalin siya eh. Diba? Kailangan nating ibigay ang ating puso, ating isip, ang ating kaluluwa sa ating Panginoon. Ang ganda po nung sinabi nung isa. Don't you know that sin is pleasurable? The only way to overcome sin is to love God more than pleasure. Di ba tama? Ang sarap. Ang sarap talaga ng pleasure. Minsan nare-relax ka. Minsan yun na nga yung ano mo eh, yung driving factor mo eh. Ay, magtatrabaho ako, mag-iipon ako, magbabakasyon. Tapos magtatrabaho ulit. Ganun lang yung cycle eh, di ba? Ay, lalabas yung mga kaibigan ko. Pupunta sa bar. Magiinuman. Uy, may tagayan sa kanto. Pampa. Pampa madaling araw. Di ba? Ang sarap talaga ng pleasure. Sa totoo lang. Pero, paalala sa atin na ang tanging paraan upang madaig ang kasalanan ay ang mahalin ng Diyos ng higit kesa kasiyahan. Wala pong ibang paraan para ma-overcome natin yung pagiging selfish natin, yung pagiging self-centered. Maliban po, mahalin natin ang ating Panginoon ng higit kesa kasiyahan. Kasi po pag pinairal natin yung kasiyahan na yan, ang nakaupo sa trono ng puso mo ay ang sarili mo. Kasi masaya to. Masarap to. Nag-e-enjoy ako rito. Pero po, kapag ang Panginoon na yung nakaupo sa trono ng puso mo, parang hassle, di ba? Ay, kailangan kong magano. Kailangan kong itabi na yung tithes and offering ko. So, imbis na magagamit mo pa yun, marami ka pang bagay na pwedeng mabili, mapuntahan dun sa tithes mo. Ay, hindi. Ibibigay ko na lang sa Panginoon to. Naggayayaan yung mga dati mong kaklase. Reunion tayo! Labas tayo! Inom dito, inom doon. Ay, hindi. Ang Panginoon na yung
yun ako po sa trono ng aking buhay, hindi ako attend. Di ba? Sasabihin ng mga kaklase mo or mga kaibigan mo, ano ba to? Killjoy naman to. Ngayon na nga lang magkita-kita, ayaw pa. O di kaya, merong available position sa company. Pero, kailangan mo magtrabaho ng Linggo buong araw. So, yun po. Saliksikin po natin kung sino po yung nakaupo sa trono ng ating buhay. At tingnan naman po natin yung mga example ng mga tao na lumihis sa nais ng Diyos. Lumihis ang puso sa nais ng Diyos. Ito po yung tatlong tao na ichichika ko sa inyo ngayong araw na ito. Unang-una po ang buhay ni Solomon. Si Haring Solomon, anak ni David. Di ba? Napakatalinong tao. Magaling na hari. Di ba? Pero, anong nangyari kay Solomon? Nagkaroon ng maraming, hindi lang maraming asawa, maraming asawa. Di ba? Siguro kung sa, ano, sa makamundo kang ano, pag-iisip, ito po yung pangarap ng maraming lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Di ba? Kung sukatan ng mundo yan, kung basis ng mundo yan, mas marami kang asawa, mas lalaki ka. At ganun po si Solomon. Matalinong hari pero ang daming asawa. At dahil po dyan, sabi po sa 1 Kings chapter 11 verse 4, sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Diba? So dahil po sa dami ng asawa ni Solomon, hindi ko po alam kung paano niya po iniisa-isa puntahan yung kanyang mga asawa. Siguro isang beses na lang sa isang taon. Malamang hindi niya na rin kilala yung pangalan ng iba't ibang asawa niya. Sapagkat napakarami po. At makikita po natin sa buhay ni Solomon na noong bata pa si Solomon, dahil anak nga siya ni David, for sure naturuan siya ng maayos. Di ba? For sure itinuon niya ang kanyang puso sa Panginoon. For sure ginagawa niya yung nais ng Panginoon sa buhay niya nung bata siya. Pero nung nangyari, tumanda siya. So since marami siyang babae na in-entertain, marami siyang mga ideology na narinig, lalong lumihis ang puso ni Solomon palayo sa Panginoon. Kaya po paalala po sa atin to, hindi po porket sinurrender natin yung puso natin sa Panginoon nung mga young people pa tayo, nung mga bagong ligtas pa tayo, magpapatuloy po na nakatuon or nakitalaga yung puso natin sa Panginoon. Dapat po saliksikin natin, Lord, ito pa ba? Ikaw pa ba yung nasa trono ng puso ko? Baka mamaya gaya na tayo ni Solomon. Itunoon ang kanyang puso sa Panginoon nung bata pa siya. Pinagpala ng Panginoon. Nakaranas ng karangyaan. Nakaranas ng maraming pagpapala. Nakaranas ng kapangyarihan. Pero at the end of the day, lumayo ang puso sa Panginoon. Ikalawang tao po na pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay si David. Kanina po nabanggit ni Ma'am Ami, di ba? Kung siya si David, si Sir Renato naman yung Goliath. Di ba? So, tinirador niya si Sir Renato or si Goliath sa pamamagitan ng panalangin. Pero po, ganyan din yung ano eh. Ganyan din yung pagkakilala ko kay David dati. Yan kasi yung tinuturo, di ba, sa Sunday school, mga bata. Yan, kumuha ng tatlong bato, si David. Sling. Bang. Bang! Bagsak! Si Goliath. Kahit gaano pa kahigante si Goliath, bagsak pa rin siya. Yun po yung pagkakakilala ko kay David dati. Pero habang pinag-aaralan ng buhay ni David, alam niyo po ba na si David ay gumawa ng mga kahindik-hindik na kasamaan or kasalanan?
Unang-una po, ginawa niya. Adultery. Nakita niya si Bathsheba naliligo. Wow. Gandang babae. Sexy. Flawless. Imbis na ialis ni David yung kanyang mga mata, lalo niya pang pinagmasdan. Nagpakonsume siya, nagpakain siya sa kalaswaan, sa lust ng kanyang puso. End up inangkin niya si Bathsheba. Yun yung unang kasalanan na matindi niya, no? Ni David. Ikalawa, niloko niya or nagplano siya ng hindi maganda sa asawa ni Bathsheba. Si Bathsheba po ay may asawa na, si Uriah. Uriah the Hittite. At kung titingnan po natin ang history ni Uriah, since sinichika ko na po, si Uriah po ay isang magaling na sundalo ng Kingdom of Israel noong mga panahon na yun. Sila yung pinapadala every time na may mga mahihirap na labanan. Maari din po nating sabihin nung tinutugis na ni King David yung dating hari na si Saul, kasama po si Uriah dun sa mga sundalong tumutugis kay Saul nun. Bali po si Uriah ang isa sa pinakamagaling na sundalo or kawal ng mga panahon na yun. Pero po, despite nung loyalty na pinakita ni Uriah doon sa Kingdom of Israel, bilang hari, nakaisip ng panluloko si David. Nalaman po ni David na may nangyari pala or nagbunga yung nangyari sa kanila ni Bathsheba. Ang ginawa po niya, Uriah, balik ka rito! Balik ka sa kaharian, may papagawa ako sa iyo. Ang nais po ni David noon ay umuwi si Uriah sa kanilang bahay, sumiping sa kanyang asawa na si Bathsheba upang sa ganun ipaako sa kanya yung kalokohang ginawa niya. Diba? Pero po, kumilos ang Panginoon kay Uriah. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Kasi dahil nga sa loyalty ni Uriah sa kanyang duty nung mga panahon na yun, naisip niya, yung mga kapatid ko na sundalo, nandun, nasa digmaan, nakikidigma. Sino ba naman ako para umuwi, uminom, kumain, at sumiping sa asawa ko? Ang ginawa po niya, imbis na sa bahay niya siya umuwi, dun po siya sa barracks nung mga iba pang tauhan ni David upang sa ganun makaiwas siya. So yung scheme na ginawa ni David na ipaako kay Uriah yung kalokohan niya, hindi nagmanifest. Hindi nagmaterialize. Bigo si David. Bigo si David ng panahon na yun. Pero dahil po doon, una, nagsanga-sanga, di ba? Adultery, panluloko. Ginawa niya, pinabalik niya ngayon, si Uriah. Sige, balik ka doon, sa digmaan. At sumulat siya ngayon, doon sa commander ni Uriah. Uriah, bigay mo to sa commander mo. Pagbasa ng commander ni Uriah. Ipadala mo si Uriah sa unahan ng labanan. Tapos iwan mo siya. Di ba? Nag-commit na si David ng adultery. Sinubukan niyang lokohin si Uriah. At minurder niya si Uriah sa pamamagitan po ng power niya. Pinadala niya si Uriah sa front line, nagkaroon ng digmaan, nag-retreat yung mga sundalo ng Israel at naiwan si Uriah. End up, namatay si Uriah. Successful yung plano, di ba? Successful yung plano ni David. Kung titingnan po natin, kung aaralin natin, ganun pala yung ginawa ni David eh. Pero bakit ang tinuturo sa atin, David is a man after God's own heart. Ang ganda ng title niya, di ba? God's own heart. Bilang paglilinaw po mga kapatid, kaya po maganda yung naging titulo o pagkakilala natin kay David. Sapagkat po, despite po sa sobrang kasamaan na ginawa niya, nagsisi po si David sa kanyang kasalanan. Nagpakumbaba si David. Humingi siya ng tawad sa Panginoon at nagbagong buhay po siya.
Yun po yung pagkakaiba nila ng kanyang anak. Pareho silang hari, pareho silang magaling, pareho silang makapangyarihan, pareho silang nagkasala. Pero si Solomon po, wala. Hanggang kamatayan, lumihis ang puso sa Panginoon. Samantalang si David, inihingi ng tawad ang kanyang kasamaan ng mga nagawa. At dahil dyan, nakita natin ang pag-ibig ng Panginoon kay David. Kaya po paalala din po sa atin yan. Di ba kanina, paalala kay Solomon, hindi porkit sinurrender na natin or dinovote na natin ang ating puso sa Panginoon. Nung tayo'y mga bata pa, mag-continue yung devotion natin sa Panginoon. Ito naman po yung paalala sa buhay ni David, kahit gano'n pa po kasama yung nagawa natin, nakasalanan. Kapag kinonvict tayo ng Panginoon, nag-surrender tayo sa Kanya, inihingi ng tawad yung mga kasalanan yun, handa po tayong patawarin ng ating Panginoon. Pero dapat po, ang Panginoon na ang maging hari ng ating mga puso. At sinasabi po ng Bible, ang puso natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi perpekto. Maaring ibinigay na o itunoon na natin ang puso natin sa Diyos nung tayo ay mga batang Kristiyano pa lamang or tayo po ay nakagawa ng matinding kasalanan, maaari po tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Meron din pong ano eh, di ba? Parang maling perspective ng karamihan na kapag gumagawa ka sa gawain ng Panginoon, dapat perfect ka. Dapat hindi ka nagkakasala. Dapat wala ka masyadong temptation. Pero mali po yun eh. As long as gumagawa ka sa gawain ng Panginoon, mas lalo kang natitempt na gumawa ng di maganda. Mas lalo kang tinutukso. Kasi nga naman po, aanhin ng Diablo yung mga tamad na Kristiyano. Wala na eh, akin ka na eh. Diba? Tamad ka na eh, hindi ka na gumagawa eh. Ang bibigyan niya ng oras, yung mga Kristiyanong masisipag sa gawain. Mga Kristiyanong binigay ang puso sa Panginoon. Lilinlangin niya ito. So sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin ngayong umagang ito, kung yung binasa natin kanina, dun sa verse 9, ay yung pangako ng Panginoon na nakamasid siya sa atin at ibibigay niya yung pangangailangan natin, yung sa later part po ng verse, "Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars." Diba? Ikaw ay gumawa ng kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pakikidigma. So may kita po natin kung ano yung kabuuan ng tekstong to. Para po mas lalo nating maintindihan yung konteksto ng verse na to, tingnan po natin yung mga previous verses. Tingnan natin yung background ni Haring Asa. So sabi po sa 2 Chronicles chapter 14 verse 2, "At gumawa si Asa ng mabuti at matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos, sapagkat kanyang inialis ang mga dambana ng iba at ang mga matataas na dako, at pinagpuputol-putol ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera, at inuutos sa Juda na hanapin ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang at tuparin ang kautusan at ang utos." Diba kung tatandaan po natin or mapag-aaralan natin, bago po mahati ang kaharian ng Israel sa pamumuno po ni Haring Solomon, dahil nga marami siyang asawa, yung mga Diyos ng asawa niya ay niyakap niya, nagkaroon po ng napakaraming Diyos din. Napakaraming paniniwala ang bayan ng Israel noon. Kaya po nung nahati na yung Israel sa kingdom, sa northern part, which is yung kingdom of Israel, and sa southern part naman, yung Judah. Yung Judah po, ito po yung tribe ni Benjamin at saka ni Judah. The rest ng 10 tribes po, andun na sa northern kingdom. Nung mga panahon na yon, nung nag-reign na si Asa, ang ginawa niya, pinatanggal niya yung mga dambana ng Diyos-Diyosan. Inuutos niya sa mga tao ng Juda
na hanapin natin yung Diyos ng mga magulang natin, ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ang ganda ng ginawa niya, di ba? Pinatanggal niya, ni-restrict niya yung ibang worship sa ibang mga Diyos. Kaya yung Juda noon, bumalik sa pananambahan sa nag-iisa at tunay na Diyos. Pero po, may kita po natin sa mga later verses na hindi porkit magaling na hari si Haring Asa ay wala na siyang problema. Dumating po yung isang mahigpit or yung malaking problema sa pamumuno ni Haring Asa. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 14 verse 9 to 10, at lumabas laban sa kanila si Zera na taga Ethiopia na may hukbo na isang angaw. Isang angaw po ay considered isang milyong kawal at 300 karo at siya'y naparoon sa Maresa. Nang magkagayoy lumabas si Asa na sumalubong sa kanya at siya'y nagsihinay ng pakikibaka sa libis ng Sephata sa Marase. So ibig sabihin, sinagupa po ng hukbo ng Juda ang hukbo ni Zera na taga Ethiopia. Kung titingnan niyo, 'di ba? Binanggit ko kanina na yung Juda composition lang ng dalawang tribes. Ang konti nun. Versus doon sa isang milyong kawal ng Zera. Malaking hukbo, maliit. Malaking hukbo yan. 1 milyon? Saan kukuha ng 1 milyon tao? Siguro kung ako si Haring Asa noon, nanginig na yung tuhod ko. Nagtago na siguro ako kasi 1 milyon. Pero tingnan po natin kung ano yung naging solusyon o reaction ni Haring Asa doon sa malaking problema ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sabi po sa Chronicles 14:11, at si Asa ay dumaing sa Panginoon niyang Diyos at kaniyang sinabi, Panginoon, walang iba liban sa iyo ang makakatulong sa pagitan ng makapangyarihan at niya, si Zera, na walang lakas, tulungan mo kami, o Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nagsisitiwala sa iyo at sa iyong pangalan ay kami nagsisiparito laban sa karamihang ito, yung 1 milyong kawal ni Zera. O Panginoon, ikaw ay aming Diyos, huwag mong paniigin ang tao laban sa iyo. Di ba? So ano yung tugon ni Haring Asa dun sa malaking problemang yun? Panalangin. Siya po ay dumaing sa ating Panginoon. Ikalawa, yung tiwala niya sa Panginoon. May kita mo sa panalangin niyang to kung paano siya nagtiwala sa Panginoon. Lord, malakas yung kalaban. Hindi namin kaya, pero mas malakas ka. Kaya nawa, huwag mong panaigin na manalo sila laban sa iyo. In-acknowledge niya yung kapangyarihan ng Panginoon. In-acknowledge niya yung kahinaan niya. Kahinaan ng kanyang hukbo. Pero kung babasahin po natin yung mga later verses, dahil po sa panalangin ito ni Haring Asa, pinagkaloob ng Panginoon yung katagumpayan na hinihingi niya. Hindi lang po basta-basta nanalo sila sa gera, bagkos sobrang victorious po nila na hindi na muli sila ginera ng Ethiopia. Diba? Ganun pala, no? Kapag pala nakaranas tayo ng sobrang laking problema na tingin natin, hindi natin kaya. 1 milyong kawal, 1 milyong problema. Andiyan pala yung Diyos, pwede nating tawagan. Gaya ng pagdi-deliver ng Panginoon kay Asa dun sa malaking hukbo na yan. Ganun din po yung gagawin ng ating Panginoon para sa atin. Yung hinaharap po natin na pangangailangan ngayon, 720,000 lang. Compared po sa 1 milyon. Kung nagawa ng Panginoon ng paraan yung 1 milyon, ano pa? Yung 720,000 na pangangailangan ng ating Missions Conference and Church Anniversary. Pero po,
kailangan po nating magpagamit. Kailangan po nating umasa sa Panginoon, idalangin po natin sa ating Panginoon gaya ng panalangin ni Haring Asa. Gayun din po nawa maging panalangin natin na gamitin tayo ng Panginoon para mapunuan yung pangangailangan natin sa darating na event natin. Kaya lang po may ano eh, kung babasahin pa natin yung buhay ni Haring Asa, nag-U-turn siya eh. Umikot si Haring Asa. Kung titingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 16 verse 1 to 3, nang ika-36 na taon na paghahari ni Asa, si Baasa na hari ng Israel ay umahon laban sa Juda at itinayo ang Rama upang huwag niyang matiis na sino may lumabas o pumaroon kay Asa na hari ng Juda. Nang magagayoy, kumuha si Asa ng pilak at ginto sa mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at nagsugo kay Ben-Hadad na hari ng Syria na tumahan sa Damasco at ipinagsabi. So, ang nangyari po, after po ng several years ng paghahari ni Haring Asa, hinaharas po ng Israel, ng Northern Kingdom ng Israel, ang Juda. At pinoproblema po ito ni Haring Asa. So, nagkakaroon ng alitan si Asa, hari ng Juda, at si Baasa naman ng Israel. Kaya ang naisip ni King Asa nung panahon na yun, mukhang kailangan kong gumamit ng external na tulong. Siguro dahil puro success yung naranasan ni Haring Asa nung siya'y bata pa lamang, lumaki yung ulo niya. Gumaling siya sa pakikidigma, sa mga strategiya, sa political affairs, at imbis na umasa pa rin siya sa ating Panginoon, umasa na si Asa sa kanyang sarili. May kita po natin sa binasa natin na kumuha si Asa ng pilak at ginto sa kayamanan ng templo, ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari. Diba? So imbis na yung mga offerings na yun ay para sa Panginoon, kinuha niya at ginamit niya yung pilak at ginto na yun para makipag-usap kay sa hari ng Syria na si Ben-Hadad. Kaya ang nangyari po noon, itunoon ni Asa ang kumpiyansa niya sa pera, sa political power, di ba? Sa kakayahan niya. Kaya po anong nangyari? Next slide please. Ito po, para mas lalo pa nating maintindihan yung nangyari noon, yung lower part po, yan po yung Juda, dyan nagahari si Asa. Yung upper part naman po, yung northern part, which is Israel, ito naman si Baasa. Ang nangyayari po, hinaharas ni Baasa si Juda dito sa part na to. At si Ben-Hadad naman, hari ng Syria, dito sa bandang to. Ang ginawa po ni, ang ginawa ni Haring Asa, kinuha niya, kumuha siya ng mga pilak at ginto, ipinadala dito kay Ben-Hadad para salakayin ang Israel. Diba? Ang nangyari nun, kasi kung ako nun si Baasa, ay ginigera na ibang borders ko. Ipo-pull out ko ngayon yung mga troops ko dito sa Juda at ipapadala ko dun sa boundary, sa borders na ginigera. Ganun po yung naging strategy niya. Ganun yung naging strategy ni Baasa. Ginamit niya yung pera para i-hire si Ben-Hadad ng Syria para girahin yung Israel. Naging matagumpay po yun, yung strategy na yun. Tumigil po yung gera ng Israel at ng Juda nung panahon na yun. Kasi na-focus yung kapangyarihan ng Israel dun po sa pakikidigma nila sa Syria. Ang ganda, no? Successful yung kanyang strategy. Pero palagay niyo po, tama kaya? Tama kaya yung desisyon na ginawa ni Asa? Mali po.
Mga kapatid, hindi po porkit successful yung mga plano natin sa buhay, ibig sabihin po, ito po yung nais, ito po yung plano ng Panginoon para sa atin. Gaya po ng ginawa ng Panginoon, pinakita niya yung kapangyarihan niya nung mga batang hari pa lamang si Asa. Isang milyong kawal, sinagupa nila, nanalo sila. Samantalang ito, Israel lang, hukbo ng Israel lang. Pero umasa si Asa sa kanyang sariling pag-iisip, sa kanyang sariling strategiya. Kaya po kung titingnan natin yung mga susunod na verses, 2 Chronicles chapter 16 verse 7 and 8, at nang panahong yaon ay naparoon kay Asas na hari ng Juda si Hanani na tagakita, the seer, maaari din po natin ihalintulad na bilang prophet itong si Hanani, sapagkat nagsasalita sa kanya sa pamagitan niya ang ating Panginoon. Sinita niya ngayon si Haring Asa. Hindi ba pinakita sa iyo ng Panginoon ang kapangyarihan niya nung sinagupa kayo, nung sinugod kayo ng Ethiopia? Bakit ngayon umasa ka sa sarili mong kakayahan? Tingnan po natin, the God's plan is total victory for King Asa. Subalit, nung nag-compromise siya, ano nangyari? Ang nais ng Panginoon, complete peace para sa Juda. Pero dahil nag-compromise si Asa, hindi siya sumunod sa nais ng Panginoon, iba yung nangyari. Hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung digmaan. Di ba? Mga nagsasakupan na sila. Siguro kung inuna ni Asa yung kalooban ng Panginoon noong panahon na yun, baka tahimik yung Israel ngayon. Kaya sabi ng verse na to, hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga Lubim ay makapal na hukbo na may mga karo at pangangabayo na totoong marami? Gayon may, sapagkat ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, binigay sila sa iyong kamay. Kaya pumasok po dito yung teksto natin, sapagkat ang mga mata ng Panginoon na nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa kanya, ikaw ay gumawang may kamangmangan, sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng maraming digmaan. Dahil po doon sa desisyon na yon ni Haring Asa, hanggang ngayon po nararamdaman pa rin nila yung digmaan. Kaya po, tingin ko dapat mag-ingat po tayo kapag laging successful yung mga plano natin. Di ba? Sabi po ng isa, success breeds pride and vanity. Pride is the only reward of success. Ang tagumpay ay nagbubunga ng kapalaluan at kahungkagan. At ang kapalaluan lamang ang gantimpala ng tagumpay. Di ba? Parang maganda rin ito yung sinabi niya eh. Kasi kung puro successful yung ginagawa natin, parang nakakalimutan na nating tumawag sa Panginoon. Yun po yung nakakatakot. Kapag nakalimutan na nating tumawag sa Panginoon, andiyan na yung pride, umiiral sa atin. Magaling ako, kaya ko to. Sarili ko muna yung sasandalan ko. Kaya po isang paalala po sa ating mga Kristiyano, atin pong saliksikin at ituon lamang po ang ating puso sa Panginoon. Upang sa ganun, imbis na yung pride, yung umupo sa puso natin, mamutawi sa ating mga puso, matuto pa rin po tayong sumandal sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Isa po pong nakakalungkot sa buhay ni Haring Asa, sa kanyang pagtanda po, dahil nga lumaki na yung ulo niya, hindi na po siya umasa sa Panginoon. Ang ginawa niya po, nang magkagayoy nagalit si Asa na tagakita at inilagay niya siya sa bilangguan, yung prophet, pinahuli niya. Bakit mo ako kinokorek? Bakit mo ako pinagsasabihan? Magaling ako eh, hari ako eh. Sino ka ba? Diba? Pinadakip niya ngayon yung sugo ng Panginoon.
Sapagkat siya ay nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito at pinighati ni Asa ang ibang ang iba sa bayan ng panahon ding iyan. Dahil po sa ginawang yun ni Haring Asa, pinadakip niya si Hanani, nagalit din po yung ibang tao sa Juda at mas lalong naggagulo sa lugar nila. Dahil po doon, sa maling pasya, nagtiwala si Haring Asa sa kanyang sarili. Patuloy at patuloy pa rin po yung kaguluhan nila hanggang sa ngayon. Tandaan po natin na hindi purkit successful yung plano at ginagawa natin ay ang nais ng Panginoon yung ginagawa natin. Kaya po bilang konklusyon sa ating pag-aaral, nalaman po natin na dapat nating ituon ang ating puso sa ating Panginoon kasi andyan yung pangako ng Panginoon para sa atin. At ikalawa, kung naibigay na natin ang ating, na-surrender na natin before yung ating puso sa Panginoon, ating saliksikin naman, continuous pa ba yung devotion natin sa ating Panginoon? At ikatlo, lalo po tayong umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay. Naging example namin, buhay ni Solomon, ni David, ni Haring Asa, Panginoon. Despite nung kanilang mga kabataan, Panginoon, ay nag-surrender sila ng buhay sa inyo, Panginoon. Nagkaroon po sila ng mga pagsubok. Ang iba po'y totaling lumihis sa nais nyo. Nawa po, Panginoon, aking panalangin na sa mga nag-surrender po ng kanilang buhay, ng kanilang mga kabataan pa lamang, magpatuloy po nawang saliksikin namin ang aming mga puso upang sa ganun ay makaiwas po kaming lumihis sa mga nais nyo para sa amin. Alam po namin at nagtitiwala kami, Panginoon, na lahat ng bagay ay nasa plano ninyo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ay nakatingin sa amin, bawat desisyon namin, bawat kilos namin, Panginoon, ay naaayon sa inyong plano. At meron po kaming Diyos na masasandalan in case na makakaharap po kami ng mga problemang mas malaki pa sa aming kakayahan. Lord, kayo po nawa ang kumilos sa bawat isa at nawa po ay mahamon. Lumabas po kami sa bahay sa banang ito na mahamon mas lalo pa pong gumawa sa ikalalago ng inyo pong mga gawain, Panginoon. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa lahat-lahat. Ang lahat ng ito'y aking dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po, tayo po'y dadako sa pagpapatuloy ng gawain natin. Dadako po tayo sa ating pagbibigayan. Sabi po sa 2 Corinto 8:2-3, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Atin pong tawagin ang ating mga ushers. Tayo manalangin sa ating pagkakaloob. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang umukaw sa aming mga puso at isipan na patuloy na namin sundin ang iyong kalooban. Isa puso namin ang mga salita. Nawa sa aming pagkakaloob, bipuin mo ang aming puso na magbigay na may kagalakan at pag-ibig. Lahat po ito aming pinapasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. The trials that come my way.
Tayo po'y manalangin, makapangyarihan Diyos, Amang Banal, patawarin mo kami sa pagkukulang at pagkakasala
Salamat Ama sa iyong dakilang pag-ibig, salamat sa iyong biyaya sa tanghaling ito, sa aming pagbibigayan na ikaw ang humipo sa bawat puso, Panginoon, na makapagbigay, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, na basbasan ang pera na aming nalikom, Panginoon, para sa kailalago ng Iglesia, para sa gawain, Panginoon. Ang lahat, dadalangin ko sa iyo, basbasan ang mga nagtatrabaho, mga hanap buhay, ang bawat isa, bigyan na sapat na kalusugan at kalakasan. Dahil ang lahat na ito ay binabalik namin ang kapurihan, dalangin, pinapasalamatan, hiniling ang basbas, sa matamis sa pangalan, yung bugtong na anak na si Jesus. Amen. Inanyan po muli ang lahat, magsitayo para po sa ating huling awitin. Ate pong awitin ang ating theme song, All We Need. There's an emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied. In the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom with our eyes fixed above. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. Full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All we need is the power of God to fall fresh once more, change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. He is all we need.
tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos naming Ama na nasa langit. Muli, kami po ay nagpupuri. Papasalamat sa aming pong natapos na gawain sa umagang ito sa aming pananambahan. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin. Paalala, lalo na nga po, kami, Panginoon, na mga iyong mga anak ay patuloy na aming maitalaga ang aming puso ng buong buo sa iyo. At kung mayroon man kami mga pagkukulang, Panginoon, ay ikaw po ang siyang magpaalala sa amin, patuloy na kumilos. At dalayan ko nga po na amin ding masiyasat, Panginoon, ang aming sarili, ang aming puso, kung tuloy na kami ay lumalakad sa katotohanan mula po sa iyong salita. Ama, salamat po sa iyong mga anak na ginamit sa aming pong panambahan. Patuloy ang dalayan ko na bigyan sila, Ama, ng patuloy na lakas, biyaya, na magampanan ang kanila pong mga tungkulin at gawain. Gayun din higit, Panginoon, sa aming tagapagsalita, ang Deacon Gino, Panginoon, dalayan ko ang iyong pag-iingat sa kanya, patuloy na paghahanda pa sa kanya pong haharapin na kinabukasan at gawain, Panginoon, na way sa tuwin ay maging biyaya at pagpapala po ang kanyang buhay sa lahat ng uri ng tao, maging sa kanya pong pinapasukan, tahanan, at sa kanya pong mga mahal sa buhay. Patnubayan mo siya at maging ang kanyang may bahay, patuloy bigyan ng lakas at kalusugan at ilay sa anumang mga karamdaman. Ama, salamat po maging sa aming mga panauhin na narito, dalangin ko na naway sa kanila pong paglabas sa gusali nito ay dala po nila ang biyaya ng iyo pong mga salita at ito'y makita sa kanilang buhay. Gayun din, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, nanonood at nakikinig ng mensahe sa umagang ito na naway napatnubayan po sila at kanila pong nasumpungan ang kanilang pangailangang espiritual. Salamat, Ama, at patuloy ang dalangin namin na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, sa mga natitirang gawain sa maghapong ito, at amin ding magawa ang iyo pong kalooban, hindi lamang sa oras na ito, kundi sa bawat sandali sa amang kami naroon ay makita ang anak na si Jesus. Salamat po ng marami, ingatan at gabayan, pansamantala sa aming pag-iwalay sa umagang ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.